Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction once again. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip, News PH, at my prayer rally versus PI, People Initiative. Bakit sinusulong ang People Initiative? Para daw ay hindi maalis sa pwesto ang mga Marcoses at isinagawa ang ng mga Duterte sa Davao City ni ex-president, former president Rodrigo Duterte. Kinausap, inakusahan si PBBM na drug user. At kasabay ang bagong Pilipinas kick-off rally nitong linggo, January 28, nagsagawa rin ng prayer rally ang kampo ng Duterte sa Davao upang tugisin ang sinusulong na People's Initiative campaign para sa charter chains. At ito ay sa nasabing aktibidad, inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At no other further ado, ayan, panoorin po natin guys. Alright, ayan. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative o PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito ang ipinahayag ng dating Pangulo sa ginanap na prayer rally kontra PI sa Davao City nitong linggo, January 28. Ayon kay Duterte, pangunahin ng mga nasa likod nito ay si First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Ang nangyari ngayon, hindi ang People's Initiative, kung hindi by the people. Huwag kayong magpanoko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niya, karamihan galing kay Liza Marcos at kay Romualdez. Sunod-sunod ang maiinit na mga salita na binitawan ni Duterte. Kabilang na ang pagkakasangkot umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangak noon, ngayong presidente na bangak dahil ang presidente. Kayong mga military, alam niyo yan, lalo na yung sa Malacanang, alam niyo. The armed forces of the Philippines, alam niyo, may drug addict tayo na presidente, Nagbabala rin ito sa Pangulo na baka matulad ito sa kinahinatnan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, hindi magkaibigan, magkakilala. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mamur lang ako naman ang mga kaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. I am calling now the Armed Forces and the PNP
protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. Sa gitna naman ng issue ng pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang War on Drugs ng Duterte Administration, ipinaalala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama, kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Kanang ICC, gusto lang din ako na igawas na rin. Timankin ninyo. Inyong amahan ra ba ipalubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta, pero wakigit ninyo. Pero na, ako, magkana personal lang yun eh. Mawatag yung respeto ninyo. Usap-usapan din ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos sa pagtitipon bago ang prayer rally na sa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas kick-off rally ng Administrasyong Marcos. Habang ang senadora ay hindi man lang umano sumipot sa pagtitipon ng kanyang kapatid. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan at sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtataya, umabot sa mahigit 50,000 ang mga dumalo sa prayer rally sa Davao City. Diyos ang aming... Alright, napakinggan natin at napanood dito sa prayer rally ni ayan, Digong Duterte sa Davao. At maraming salamat sa inyong lahat and comment down below na lang kung anong mga reaction natin. At kung ano ang ayan, nasa loobin natin sa ngayon administrasyon ni PBBM. At maraming salamat and peace out.